Walang pasensyang sinipa ni Shanika Estrada o Nika ang kanyang mataas na sandals nang siya ay makarating sa wala masyadong tao na bahaging parte ng yate. Kanina pang masakit ang kanyang mga paa dahil sa pagsusuot ng mga iyon. Bakit kasi nauso pang mga sandals? Bakit kailangan pa magsuot ng mga iyon ang mga babae? She was aboard La Trinidad, a 200-seat ocean-going yacht. Ang isang Filipino-Italian businessman na nagmamay-ari nito ang naghanda ng kasiyahan. Pero hindi siya pumunta doon para mag-party. Una, wala siyang hilig sa mga kasosyalan. Mas gusto pa ni Shanika ang matulog sa kanyang kondo kaysa makihalubilo sa iba. Pumunta siya doon upang kumpirmahin ang hinala na ang isang drug cartel boss na si Enzo Cashier ay pupunta sa party na iyon upang makipagnegosyo. Wala naman ni anino ni Enzo Cashier na iyon dito. Wala nga nakasakay sa yate na ito na above 40 years old. Enzo Cashier was 50 years old. Saka, sino bang baliw magsaset ng deal dito? Most of the visitors were movers and shakers in the community, young businessmen. Their glamorous escort from the modeling and showbiz world, and the press who were covering the event. Yes, she was a member of the press. Photojournalist si Shanika para sa isang international news photo agency. Ginawa niya ng pabor ang Kuya Desmond niya na isang investigative reporter para sa dyaryo na pag-aari ng kanilang pamilya. May hiwalay na lead na kasing iniimbestigahan ito para sa report. Sa kanya lamang may tiwala ito. Kanina pa si Shanika ang nag-oobserba doon. Wala namang kakaiba sa party. It looked like a clean party. Wala siyang nakitang nagtitake ng drugs ni walang spike punch. Ininom niya ang champagne at tumingin sa madilim na karagatan. Siguro maling party ang napuntahan ko. Sino kayong informer ni Kuya Desmond? Pag uumpugin ko ang mga ulo nilang dalawa, palpak naman ang impormasyon nila, pinapunta-punta pa nila ako rito, tapos wala naman pala akong mapapala. Masakit na ang paa ko, nilalamig pa ako sa suot ko. Nakasuot siya ng isang brown spaghetti strap jumpsuit with overlay chiffon. Idinaan na lamang niya ang nadaramang inis sa pag-inom ng champagne habang pinakikinggan ang pagtugtog ng banda. Nai-imagine ni Shanika nagsasayawan ang mga tao sa dance floor. Some were enjoying the wine and the music. Wow, my favorite song. Napahinto si Shanika at pinakinggan saglit ang music. Habang ang lahat ay nagsasaya at busy sa pakikipag-socialize sa ibang bisita, siya lang yata ang bored na bored sa pagtitipong iyon. Kung pwede ko lang languin ng pangpang at hindi nahintayin ang lunch para makabalik ako sa marina. Humikbi si Shanika. It was almost 10 o'clock. Sisingilin to talaga si Kuya dahil hindi ko napanood ang special documentary na matagal ko nang inaabangan. Malas talaga. Sinipa ni Shanika ang kanyang mga sandalias. Napalayo ang kaparis nito. Pupulutin sana niya iyon ngunit may naunang dumampot niyon. Napanganga si Shanika nang ngumiti ito at tumingin sa direksyon niya. I believe this is yours. Yes. Sagot ni Shanika sa nanginginig na tinig. Hindi niya alam kung bakit nagkaganoon ang kanyang tinig. Dahil ba sa hiya o dahil napagmasdan niya ng mabuti ang hitsura nito? Merong European features ang lalaki. He was very tall too. He was wearing a blue-gray suit. She would bet many women would kill just to spend a night with him. Let me. Nag-squat ito sa harapan niya at maingat na isinuot sa kanyang paa ang sandalyas niya. She felt electricity run through her veins when he gently touched her foot.
Where's the pair? Ang tinutukoy ay ang kapares na sandalyas. Itinuro ni Shanika ang kapares niyon na tumapon di kalayuan sa kinatatayuan niya. Oh, there it is. Pinulot nito ang sandalyas at sinuot din iyon sa kanyang mga paa. Are you okay? Napatitig si Shanika rito. She was staring into a pool of unusual eyes. Hindi ganun kaliwanag ang lantern na ilaw ng paligid. Hindi niya mahulaan ang kulay ng mga mata nito. They looked gently though. They reminded her of his gentle hands. Sanay siya sa bayolente. Nang mamatay ang mami ni Shanika noong 7 taong gulang pa lamang siya, ay natuto siyang maging independent. Hindi na niya kailangan humingi ng tulong sa iba. Maging ang pag-offer ng tulong sa kanya ng isang lalaki ay nakakaramdam siya ng pagkiinsulto. But why did she allow this stranger with unusual eyes to help her? And it was Emmanuel as putting on a pair of sandals. Inilapit nito ang mukha nito sa kanya at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Miss, I said, are you okay? No. Pabulong niyang sabi. And her heart was beating way too fast. Nahihirapan siyang huminga. At napakainit ng hangin sa kabila ng malakas na buga ng hangin galing sa dagat. Kumunot ang noo nito. Saka lamang si Shanika na tauhan. I mean, I'm okay. Pero sa totoo lang, hindi siya okay. Bakit siya natulala rito? Oo, napakagwapo ng lalaking ito. Pero marami siyang nakakasalumuhang gwapo at makapangyarihang lalaki sa kanyang trabaho. Ang tatay niya at ang kanyang kapatid ay isa sa mga ito. Ngunit bakit ang lalaking ito ay parang naiiba? Hinubad nito ang coat nito at ipinatong iyon sa kanyang mga balikad. You should see a doctor then. There was one in the yacht. Look, I'm not sick. You don't have to call a doctor, thank you. I was just having an argument with the damn sandals. They were killing me but I'm really okay. Tumangu-tangu ito. I thought you were having seasick or something. Wait, I will get you a seat. Mind if I slump on the floor and take off the sandals? Hindi na niya hinintay ang sagot ng lalaki. Hinubad ni Shanika ang mga sandalyas niya at umupo sa sahig. That's what I hate with parties like this. Di walang upuan? Reklamo niya. Tumawa ito. You are really something, lady. Habang ingat na ingat ang ibang babae sa ikikulis nila, ikaw naman walang pakialam. Look, I won't forsake comfort for grace and poise. Hindi ako yung tipo ng ganung babae. I'm sorry if I'm being prank, but this is me. Well, you are still lady to me. He said habang nakangiti. Many would disagree with you about that. Mga maraming lalaki sa kanya ay one of the boys siya dahil na rin sa klase ng kanyang trabaho. Hindi rin si Shanika mareklamo kahit saan pumunta o kahit anong ipakain. She could even fight like a man. Kaya naman walang naliligaw sa kanya. Wala akong pake sa opinion nila. I'm always live by my rules. Tumayo ito. Anyway, you want a refill of champagne? Tiningnan niya ang hawak na flute. You don't have to bother. I can get it myself. Akmang tatayo si Shanika pero pinigilan siya nito. Hayaan mo akong kumuha. Kinuha nito ang flute niya. Stay here, babe. I'll get it. Ayokong madagdagan pa ang pananakit ng mga paa mo. Oh, alright. Thanks. Natutuwang sinundan niya ito ng tingin. He called her babe. Hindi niya inakalang may tatawag sa kanya niyon. At kinilig siya dahil doon.
Noong teenager pa si Shanika ay hindi niya naranasang magkaroon ng crush. Bukod sa matinding magbantay ang kuya niya, abala rin siya sa pag-aaral. Isa pa, kahit ang mga siga sa eskwelahan nila ay takot sa kanya. Paano siya magkakagusto sa mga lalaking lalampalampa? Nginitian ni Shanika ang lalaki nang magbalik ito. Iniabot nito sa kanya ang flute. And I also brought some food. Nagdala ito ng iba't ibang pagkain. Thanks, Mr. Hindi niya alam ang pangalan nito. I'm sorry, I didn't get your name. I'm Shanika Estrada. Inilahat niya ang kanyang kamay rito. He took her hand and kissed the back of it. Cyrus Anger. She stared at him, open-mouthed. Anger? You mean, you are Cyrus Anger, the half-Filipino, half-French who is hired to a vast winery in France? Madalas niyang makita ang larawan nito sa mga dyaryo at glossy international magazines. Iyon nga lang, hindi si Shanika interesado rito noon, kaya dinadaan-daanan lamang niya ng tingin ang mga larawan nito. Mas interesado kasi siyang basahin ang mga political news. Sana pala ay nagbabasa siya ng society page para nakilala niya ito. I'm just your lowly waiter tonight. Sabi nito. Napaungol siya. I don't think I can keep you, Mr. Hotshot Wine God. You are way too expensive. Magmumukhang dukha siya kumpara sa kayamanan nito. I'm sure many women would love to have you as their personal waiter. Dahang-dahang inilapat nito ang mukha nito sa kanyang mukha. My service are free, babe. The only one I want to serve is the pretty lady who is wearing my coat and slumping on the yacht floor beside me right now. Binasa ni Shanika ang kanyang mga labing biglang nanuyo. So is this like charity? No, but you can have me for free if you give donation. Donation? What kind of donation? A kiss? He is so Lothario. He is used to having his way with women. Hindi ko hahayaang makahalik siya sa akin. Hindi lahat ng babae ay pwede niyang mapasunod sa gusto niya. At hindi niya ako basta-basta makukuha. Paulit-ulit na sinabi iyon ni Shanika sa kanyang isip habang dahan-dahang lumalapit ang mukha ni Cyrus sa kanyang mukha. Teach him a lesson. Push him away. At kapag nagpumilit pa rin siya, sapakin mo siya. Kung ayaw niya pa rin tumigil, ihulog mo siya sa dagat. Sabi ng isang bahagi sa kanyang isip. She remembered a time when someone tried to kiss her. Kaklase niya ito noon sa kolehiyo. PE class nila noon at baseball ang subject nila. Ininudngod niya ang muso nito sa baseball field dahil sa sobrang galit niya. Pero inignora niya ang sinasabi ng kanyang isip. Sa halip ay pumikit siya at hinintay na lumapat ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Cyrus, dude, Wyndham told me you are bored. Why don't you... Biglang napadilat si Shanika nang marinig ang tinig ng lalaking tumawag kay Cyrus. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ni Shanikang malapit na malapit ang mukha ni Cyrus sa kanyang mukha. He was dead serious about kissing her. Ginawa talaga nito iyon kung hindi lamang may lalaking tumawag dito. Tumingin ito sa kanya ng huling beses bago ito tumayo at hinarap ang bagong dating. What do you want, Jackson? Tinanong niya ito ng walang pasensyang boses. Tumayo rin si Shanika. Naiintindihan niya ang damdamin nito. Naiinis siya dahil napurnada ang first kiss niya. Sorry, dude. I thought you were sulking here. Di ko alam na may kasama ka pala.
Inilahad ng bagong dating na lalaki ang kamay nito sa kanya. Jackson Bartholomew. She recognized him as the host of the party. At ito din ang nagmamay-ari ng yate. Shanika Estrada. It's pleasure to meet you, Miss Estrada. Related ka ba kay Desmond Estrada? Yeah, he's my brother. He was my classmate sa ibang subject ko sa college. We are not buddies but we're not also enemies. Sinabi niya may kapatid siya pero akala ko lalaking kapatid niya. Hindi ka rin niya dinadala sa mga parties na meron ako. Yeah, hindi rin kasi ako masyadong mahilig sa mga party. But I came here on his behalf. By the way, it's a nice party you got here. Comment niya at casual na ininom ang champagne na hawak niya. Yeah, it looks nice you are enjoying your own private party. At pinukol nito ang makahulugang tingin ni Cyrus. No offense, Mr. Breton. Not that I don't enjoy a party, but your yacht is very beautiful. I wish I have my own yacht. I don't take any offense at all. If you want to enjoy the party in this way, nag-aalala lang ako. Dahil sinabi ni George na bored daw si Cyrus sa party ko. Mukhang wala akong kailangan ipag-alala. He is in the hands of pretty lady and he looks like he is enjoying this party more than I do. Nakangiting sabi nito. Tinapik nito si Cyrus sa balikat. I have to go back in the party, guys. I can't join you. You know, as the host, I have duties to perform. You're not invited to our party anyway. Wika ni Cyrus. Hindi mo ba gustong sumama sa kanya? Tanong ni Shanika. You might be missing someone. And who's that someone? A hot girl? Already got you. What more can I ask for? Hindi ka ba natatakot na baka mamaya gold digger ako? If you are, sana ginawa mo na yung part mo para akitin ako. Besides, I know the type. Kahit pag gaano siya kagaling umarte at magmukhang inosente. You are a tough girl. I know you're the type who doesn't need any man's help. Kumunot ang kanyang noo. Psychiatrist ka ba? Paano mo nasabing ganun ako? Paano kung mali ka? Paano kung nagpunta talaga ako rito para maghunt ng mayamang lalaki? Oh, really? Siguro papayag akong magpabiktima sa'yo. Sabi ni Cyrus. Kapag kuwan ay tumawa ito. I guess it would be worth it. Lucky me for finding you first. Tumingin si Shanika sa kanyang relo. Maghahating gabi na pala. It's almost midnight. I have to go. Bakit? Hindi ka na ba nag-e-enjoy sa company ko? Marahang tinapik niya ang pisngi nito. It's not that. I'm sorry but I really have to go. Cinderella is true being a princess when midnight strikes. Remember? Gusto lamang ni Shanika na ipaalala sa kanyang sarili na nagpunta siya roon para mag-imbestiga. Mabuti nga at nakapag-enjoy pa siya kahit wala roon ang hinahanap niya. Natauhan na si Shanika. Hindi pwedeng lumawak pa ang pagkakakilala nila ni Cyrus. He was a player. She was not up for the game. Ngunit bakit niya hinayaang muntik na siyang mahalikan nito? Nahalikan ka na niya kung hindi dumating si Jackson? Sabi ng isang bahagi sa kanyang isip. Kanina iyon. Ngayon, inatauhan na ako. And I would be back to my real world. Walang lugar doon si Cyrus tulad ng wala akong lugar sa buhay niya. Sasamahan na kita sa marina. Sinamahan siya ni Cyrus magpaalam kay Jackson. Nang umandar, kinabig siya ni Cyrus palapit sa katawan nito ang lansya. Masakit sa balat ang hangin. Sabi nito. Isinubsob ni Shanika ang kanyang mukha sa dibdib nito. Kaninang papunta roon ay tiniis niya ang labig. Walang kwenta iyon sa kanya. In her line of work, there was a time she had to dodge bullets. But it felt so good to be wrapped in his arms. She felt safe in them. Kung pwede lamang na hindi na sila umalis ng lansya.
at tubiling bumaba si Shanika ng lansya nang makarating sila sa marina. Hinubad niya ang coat nito at binalik iyon dito. Thanks for keeping me company and for the lovely evening. Wika ni Shanika. Naglalakad na sila noon patungo sa pinagparadahan niya ng kanyang kotse. I hope your feet are okay. Sabi ni Cyrus. Hindi naman ganun kasakit. Mabilis na narating nila ang kanyang kotse. Good night, Cyrus. Akmang sasakay na siya nang pigilan siya ni Cyrus sa braso. Bakit? Tanong ni Shanika. When will I see you again? Pwede ba tayong lumabas? You have to find me first. Goodbye, Mr. Anger. Good morning, Pa! Masiglang bati ni Shanika sa kanyang ama nang magtungo siya sa beranda kung saan may nakahaing almusal sa mesa noon. Eksaktong 7 ng umaga ay handa na siyang pumasok sa trabaho. Iyon ang pinaiiral na batas sa bahay nila. Kailangan eksaktong 7 ay handa na ang almusal. Strikto ang kanyang ama. Pagdating sa bagay na iyon, may palagi siyang epekto iyon ng pagpapalaki rito ng lolo niya. Dating general sa army ang lolo niya, kaya masyadong disiplinaryan ito. Maganda naman ang resulta niyon sa kanilang magkakakapatid. Maganda ang takbo ng publikasyon na pag-aari ng kanilang pamilya. Oh iya, gising ka na pala. Magandang umaga. Ganting bati nito nang hindi inaalis ang mga mata sa binabasang dyaryo. Anong oras ka na nakauwi kagabi? Around 1 a.m. Palas 12 na kasing dumating ang unang lansya na maghahatid sa mga bisita pabalik sa marina. Paliwanag ni Shanika. Nagsalin siya ng juice sa baso. Ibinaba nito sa mesa ang hawak na dyaryo. Kamusta ang investigasyon mo? May magandang resulta ba? Nagpakita ba si Kasher sa party? Tanong ng papa ni Shanika. Sumimango si Shanika. There was no Enzo Kasher pa. It was a clean party, walang spike punch, and the food was great though. The champagne was superb. You should serve it in your next party. Probably cost fortune, Nika. Don't give her father ideas like that. Sabi ng kuya niya, nakararating lamang. Good morning, brother. Magiliw na bati ni Shanika rito. Meron ka namang lead regarding sa rave party drug dealing? Tanong agad ng kanyang paparito, pagkaupong pagkaupo nito. I have to gather more evidence pa, but it's confirmed that cashiermans are behind it. Ayoko nang bumalik sa bar na pinuntahan ko kagabi. Their wine isn't as great as the champagne you enjoyed at the party, Nika. She rolled her eyes. I had no choice but to join the fun. Hindi ko pwedeng tubunganga at magmukmuk lamang habang hinihintay ang pagdating ni cashier na yon. Niwala nga kahit anino niya. Palpak naman ang impormasyon na binigay niyo. Paninisi ni Shanika Rikto. Baka nagbagong isip ni cashier sa pagbunta sa party. O kaya may aberasyon pala sa tubig. Pero mapagkakatiwala ng mall ko. Naglagay si Shanika ng sinangag at hotdog sa kanyang plato. Kung ako si Enzo Cashier, mas gugustuhin ko pang makipag-party sa mga pating kesa pumunta dun sa party sa yate na yun. Maa-out of place lang siya ron. Halos lahat ng bisita ay mga kaedad natin. Nasayang lang ang oras ko dun. You can't blame me for trying. Malaking balita kung sakaling mapapatunayan na si Enzo Cashier nga ay isang drug lord. Kaya nga lahat ng lead na pwede nating makuha ay pinupursu natin. Enzo Cashier is a cashier's godfather. Imposibleng hindi siya imbitahan ng mga ninong niya. Saka, hindi ba mas ideal nga na makipag-deal sa isang yacht party? Hindi masyadong halata. Baka naman napanood mo lang yun sa informer mo sa internal affairs. What internal affairs?
Tanong ng kanyang papa. Hong Kong film tungkol sa isang pamilya na pinuno ng Hong Kong Triad. Meron doong eksena sa isang floating casino. Malamang napanood din iyon ni cashier kaya hindi na niya ginaya. Magpababili nga ako ng DVD ng Internal Affairs na yan. Sabi ng kanyang papa. Desmond, wala ka na bang mas reliable na source? I still trust my informer pa. Bumaling ito sa kanya. Baka naman sa sobrang pag-i-enjoy mo sa party ay hindi mo lang siya napansin. Huwag mo ang isisa sa akin ang kapalpakan mo, kuya. Kailan ba ako nagpabaya sa trabaho ko? Halos mamuti na nga mga mata ko sa kakahintay sa kanya. Tapos, sumakit pa tong mga paa ko dahil naka-high-heels ako. Bigyan mo ako ng pampa-foods pa dahil nagpalto sa mga paa ko. Umot ni Shanika rito. At kailan ka pa nakakilala ng foods pa? Tanong ni Desmond. You are becoming Mashinika. Dikit ka kasi ng dikit sa Tita Jelly mo. Baka nakakalimutan mong pambabae lang ang foods pa. Maang na napatingin si Shanika sa kanyang papa. Babae ako pa. Paalala niya rito. Tinitigan siya nito. Based sa ekspresyon ng mukha nito, ay parang nagulat ito sa sinabi niya. Parang hindi babae ang tingin nito sa kanya. Ang akala yata ng ama ay dalawa ang anak na lalaki nito. Well, you are female enough without those. Sabi nito. Dinumpot uli ng kanyang papa ang dyaryo at binasa ulit iyon. Tahimik na ipinagpatuloy ni Shanika ang pagkain. Namatay ang kanyang mama noong 7 taong gulang pa lamang siya at 10 taon naman ang kuya Desmond niya. Foreign correspondent noon ang kanyang papa at nasa Amerika para i-cover ang gera doon. Ang sabi ng Tita Jelly niya na bunsong kapatid ng kanyang papa, namatay raw sa sama ng loob ang kanyang mama. Lumaki siya sa pagsubaybay ng kanyang papa. Noong una, napapansin ni Shanika, ang kuya lamang niya ang paborito nito. Dahil parehong lalaki ay pareho ang mga hilig ng mga ito. Tuwang-tuwa ito nang manalo ang kuya niya bilang young journalist. Gumawa si Shanika ng paraan para mapalapit din siya rito. She had an eye for good pictures. Hinasa ni Shanika ang kanyang sarili para maging magaling siyang photojournalist. Habang nag-aaral siya sa kolehiyo, ay nagtitraining siya sa photo department ng publikasyon nila. She focused more on challenging news. Iyong laging nalalagay sa bingit ng panganib ang kanyang buhay. Pagka-graduate niya ng college, ay kinuha siya ng ninong Jun niya na chief photographer para sa kabubukas pa lamang na photo news agency nito, ang International Press Photo. Noong una ay ayaw siyang pakawalan ng kanyang papa. Pero nang sabihin niyang mas ma-expose siya sa mas malalaking balita ay pinayagan din siya nito. Sa dami ng panganib na naranasan ni Shanika, unti-unting nirecognize siya nito bilang anak nito. She was not invisible anymore, but he only recognized her as a photojournalist, his child, who thrived on danger and not as a daughter. I-inform na lang ulit kita, Nika, kapag nakakuha ko ng bagong tip. Pwede mong pass muna ako, kuya. I missed the correspondent last night. Matagal ko nang hinihintay ang documentary nila na iyon. I don't want to miss history channels, especially this week. Bahala ka na muna sa reports mo. Sabi ni Shanika. Panonood na nga lang ng TV ang kaligayahan niya, ay namimiss niya pa. You know, I can't do it alone. I need your help. Giit ni Desmond.
help your brother, Shanika. Nababanggit lamang ng kanyang papa ang buong pangalan niya kapag may iuutos ito sa kanya at hindi niya sinusunod. Publication din naman natin ang makikinabang sa expose na to. Pa, kaya na ni Kuya yan. He's your son, after all. May gumuhit na pag-aalala sa mukha ng kuya niya. Kung tutuusin, ay nakakaawa ito. Nakaatang sa mga balikat nito ang responsibilidad bilang anak na lalaki. She helped ease the burden a bit. Kaya naiinis si Shanika kapag pinagtutulungan siya nito at ng kanyang papa. Pakiramdam ni Shanika ay wala siyang karapatang patakbuhin ang kanyang sariling buhay. Hindi ka ba matutulog dito? Magpapaluto ako sa Tita Jelly mo ng chicken pie. Sinusuyo pa siya ng kanyang papa para pagbigyan niya ito. Sa kondo ko na muna ako, pa. Dito lang ako natulog para sabihin ko sa inyong resulta ng investigasyon kay cashier. Inubos ni Shanika ang juice at pinahid ang kanyang mga labi. I will call you up tonight, pa. Tinapik naman niya ang balikat ng kuya niya. Kamusta raw, sabi ni Jackson? Magkaklase pala kayo sa ilang subjects ng college days niyo. Nagkausap pala kayo ni Jackson? Oo, nakausap ko rin ang iba pang kaibigan niya. Hindi niya masabi na tuluyan nang nasira ang gabi niya kung hindi dahil kay Cyrus. Stay away from Jackson and his friends. This person is dangerous when we're in college. May reputasyon ng grupo nila na magpaiyak ng mga babae. I guess it had not changed until now. Ayokong makasama ka sa listahan ng mga babaeng pinaiyak nila. Concentrate on investigative reporting, bro. Don't listen to gossips. Good morning, Tita Jerry. Musiglang baki ni Shanika sa tita niya. Huminto ito sa pagdidilig ng mga halaman at binati rin siya. Lumapit siya rito at hinalikan ito sa pisngi. Bakit hindi kayo sumabay sa amin sa pag-aalmusal? Makukulili na naman ang tenga ko sa pagtatalo niyong mag-aama. Mawawalan lang ako ng ganang kumain. Hindi man lang tayo nagkakwentuhan. Nang mamatay ang kanyang mama, ay ito na ang itinuring niyang pangalawang ina. Subalit, nang maging teenager siya, ay kinakailangan nitong pumunta sa Amerika para alagaan ang lolo at lola niya na parehong may sakit. Nakabalik lamang ito sa Pilipinas, 3 taon na ang nakakaraan. Dito na lamang tayo magkwentuhan. Anong nangyari sa party na dinaluhan mo? Wala naman doon ang ipinapahanap ni Kuya. Wika ni Shanika. Spare me that one. I'm pertaining to the real party. Gandang-ganda ba sila sa damit mo? Ito ang kasama niyang nag-shopping. Dapat ay sa mga ganoong klase ng party ka nagpupupunta. Para naman nabibihisan kita. Mga ganun dapat ang isinusuot mo at hindi pantalon at sneakers. You should wear skirts and dresses more. Hindi naman yung bagay sa trabaho ko, tita. Hindi niyo ma-imagine ang kanyang sarili na nakapalda habang nakikipagbalyahan sa kapa photojournalist o tumatalon sa mga barikada ng mga pulis kapag may rally ng nakabistida siya. Saka ayoko nang magsuot ng high heels. Ang sakit-sakit ng mga paa ko. Mabuti na lamang. Okay lang kay Cyrus na sumalampak ako sa sahig ng yate. Hindi ako masyadong nangawit. Inilapit nito ang tenga nito sa kanya. Cyrus? May namit kang lalaki sa party? Nakangiti siya. Well, he is Cyrus Anger. He is half Filipino, half French. He asked me out on a date. Kailan naman ang date niyo? Tanong ng tita Jelly niya. Halatang kinikilid ang tita niya
para sa kanya. I told him to find me first. Nanloo mo ito. Darling, how could you miss your chance? Don't you like this Cyrus? Mukha namang gusto mo siya. I think I do. Only stupid girls would say no to him. He has a pretty eyes. Nanunuot ang mga mata niya kung tumingin at para akong matutunaw. Pabulong na sabi ni Shanika. Kaso Tita Jelly, ang sabi ni Kuya Desmond ay kilala raw niya si Cyrus at ang mga kaibigan nito. Kilala silang danger since college. Baka niyayaya niya ng date lahat ng babaeng makilala niya. At least, nasubukan mong makipag-date. Malay mo, may magandang kalabasan. Umiiling-iling ito. Ang hirap kasi sa'yo, napakahiling mong makinig sa kuya at papa mo. Kaya naging mongha ka. Minsan naman ay isipin mong sarili mo. Baka hindi mo napapansin na 25 ka na. You are missing your chance, Iha. Kaya kung sakaling magpapakita uli sa'yo si Cyrus, huwag mo nang tanggihan. Malamang na hindi na niya akong maaalala dahil sa dami ng mga magagandang babaeng nakapaligid sa kanya. Malamang nakalimutan na niya ako. Iha, masyado mong dinadown ang sarili mo. You are beautiful, Iha. Paano kung maniniwalang maganda ako kung sina papa at kuya mismo ay hindi masabi na maganda ako? Kahit pa pakunwari lamang. Kuya, sinabi ko naman sa'yo na hindi mo na ako sasama sa investigasyon mo. Saka paano ko mako-confide ang lead mo? Babae kaya ako? Sabi ni Shanika. Inihinto niya ang kanyang kotse sa parking lot ng gusali kung saan naroon ang opisina ng International Press Photo. Babae rin si Pamela, bartender siya ng isang club. Siya ang pinaghihinala ang nagdi-distribute ng mga drugs sa club. Pinabili ko na si Tita Jelly ng damit na isusuot mo sa rave party. Huhulaan ko. May high heels na naman yan, oh. Ayoko nga magsuot nun. It's any high boots this time. Hindi masyadong mahirap isuot yun. Bakit? Nakapagsuot ka na ba nun? Please, Shanika. Makikipaghiwalay na sa akin si Marga kapag hindi ko pa sinipot sa usapan namin bukas. Ilang beses ko nang kinansel ang date namin dahil sa trabaho ko. Hindi nag-iisa ito sa ganoong kalagayan. Ilang kakilala niyang miyembro ng press ang walang steady girlfriend o boyfriend o kaya ay hiwalay sa asawa dahil napaka-demanding ng kanilang trabaho. May palagay si Shanika kung hindi namatay ang kanyang mama sa sama ng loob ay mauuwi sa hiwalayan ang relasyon nito at ng kanyang papa. Huminga siya ng malalim. Okay, fine. Basta ayusin mong problema niyo ni Marga. Tatlong taon ka rin niyang pinagtitiisan. Oh, bakit mukhang hindi maganda ang coverage niyo? Bungad ng receptionist nilang si Danica. You can say that again. Wala bang tumawag sa akin? Wala eh. May hinihintay ka man tawag? Wala naman. Sige, papasok na ako. Mukhang hindi nga magpaparamdam sa kanya si Cyrus. Bakit pa ba akong umaasa na interesado siya sa akin? Walang-wala ako sa mga socialities at modelong nakaka-date niya. Mabigat ang loob na nag-download si Shanika ng mga files mula sa digital camera niya papunta sa computer. Siguro malas talaga ako ngayong araw. What's with the glum look, princess? Malambing na tanong ng kanyang ninong June. Anak na babae ang turing nito sa kanya dahil tatlong lalaki ang anak nito. Look at this. Ipinakita niya ang larawan ng presidente bago magsimula ang press conference. She shooed away the foreign press corps like flies. Hindi raw kami dapat kasama sa mga press conference na yun. Pinastos niya kami. Kumunot ang noon nito
at pinakatitigan ang larawan. That bad? We were humiliated. Para lang daw sa local media ang press conference. And the incompetent and stupid press secretary put the blame on us. Dapat daw ay hindi na kami sumama sa press conference dahil mahiwalay na press conference. Hindi ba siya nag-iisip? Pinadalhan niya tayo ng press release regarding the said press conference. Wala namang sinabi na local media lamang ang kasama. Ibig sabihin, sasama na naman ang imahe ng Pilipinas sa ibang bansa. Not the Philippines. Just your president and the stupid stuff she appointed. She said sweetly. Kasalanan din niya yun. Send this to the base, tapos umuwi ka na. Masyadong mainit ang ulo mo. Hindi ka naman ganyan dati kahit gano'ng kakapressing ang coverage. May problema ba? Tanong nito. He was like her second father. Ngunit mas kilala siya nito kaysa sa totoo niyang ama. Mas nakakausap kasi ni Shanika ito. At bukas ang isip nito pagdating sa kahit anong bagay. I'm just tired. Sabi niya, huminga si Shanika ng malalim. He patted her head. Napuyat ka nga pala kagabi. Go home, princess. Better yet, go to a salon. Magpaspa ka o kahit anong ginagawa ng mga babae ngayon para ma-relax. You deserve it. Nah, my father and brother would surely call me sissy. No, you are not. Mariing sabi nito. Dapat nga ay nakikipag-date ka na. Kung hindi lang mas bata si Alex ng ilang taon sa'yo. No, not your son. I won't date someone younger than me. You don't date at all, princess. It's high time you find a nice guy to pamper you. Mahirap pong laging mag-isa. Malabo nang makahanap siya ng ganoong klase ng lalaki. Minsan nga lang si Shiny kang makatagpo ng interesanteng lalaki. Pero mukhang hindi naman interesado ito sa kanya. Malabo nang magkita pa sila ni Cyrus. Tumunog ang intercom. Shanika, pumunta ka rito sa lobby. May delivery para sa'yo. Kailangan ikaw raw mismo ang tumanggap. Nagtatakang nagtungo siya sa lobby. Pagdating doon, ay hinanap agad niya ang delivery boy. Pero wala siyang nakitang delivery boy. Sa halip, ay si Cyrus ang nakita niya na may hawak na isang bouquet ng pink roses. Cyrus, I'm here to claim the date you promised me once I find you. Hindi pa rin makapaniwala si Shanika na kasama niya si Cyrus at binigyan siya nito ng mga bulaklak. She felt heady as she waited for him. Nag-order siya ng kape para sa kanila. Tinitigan ni Shanika ang mga bulaklak na bigay ni Cyrus sa kanya. Natatakot si Shanika. Nahawakan ulit ang mga iyon dahil baka biglang maglaho ang mga bulaklak at magising siya sa pag-iilusyon niya. Don't you like the flowers? Tanong ni Cyrus nang magbalik ito sa mesa at naabutan siyang tahimik na nakatitig sa mga bulaklak. Hindi lang ako sanay na may nagbibigay ng bulaklak sa akin. It's too feminine. Saka bago pa lang may nagbigay ng bulaklak sa kanya, ay nasisindak na agad sa kanya ang mga lalaki. Well, a woman should always feel that way no matter how tough things are. Feminine, I mean. Inilapag ni Cyrus ang mocha java sa harapan niya. Ngumiti si Shanika. Thanks. Hindi ako makapaniwalang pupuntahan mo ako sa opisina. Kahit hindi mo sinabi sa akin na hanapin kita, hahanapin pa rin kita para mayaya kitang mag-date. I thought you were just being polite. Akala mo, niyayaya ako ng date ang lahat ng babaeng nakikilala ko. I seldom ask a girl out on a date.
It's usually the girls who ask me out. Saka hindi ako mayayayang mag-date kung hindi ako interesado sa isang babae. Yumuko si Shanika para itago ang pangiti. Gusto niyang isipin na binubola lamang siya ni Cyrus. Pero mas magiging masaya siya kung iisipin niyang interesado ito sa kanya. Well, you are a man of the world. Ang akala ko'y lumipad ka na naman kung saang parte ng mundo at pinagkakaguluhan ng mga babae at nakalimutan mo na ako. After all, napaka-plain ko din compare sa mga babaeng nakadate mo. You are not plain, Shanika. Because if you are, every woman in this world would be probably so tall. Don't you know that you are beautiful? For a demigod standard, I am not. Oh, come on. Stop talking na para akong isang mythology character from Mount Olympus na sinasamba ng lahat ng babae. I'm just a mere mortal. I will bleed if you caught me, and I have my share of mistakes. But women always oversee those faults. Well, it's not really your mistake. You're just too handsome. They couldn't help themselves. They, not we. It means you don't see me as a demigod, right? You want the truth? You are too handsome. Sabi niya at ngumiti. But I want to know the man behind that handsome face. The man who bleeds. No, that's more I like it. How about you? Nasabi sa akin ng receptionist no kanina na mainit daw ang ulo mo. Kaya medyo mag-ingat daw ako. Si Danica? Bumuntong hininga siya. She made me sound like a man-eating animal, right? You are pretty, to be one. Bakit nga pala mainit ang ulo mo? I'm just a little pissed. Ikinuwento ni Shanika rito ang nangyari sa press conference. Siyempre, nabastos kami. Pwede naman nilang sabihin iyon in a polite way, diba? Hindi yung itinaboy nila kami na parang mga langaw. Alam mo, kapag naiinis ako, pumupunta ako sa lugar kung saan pwede ako mag-relax. Pwedeng sa beach o sa lugar na maganda ang landscape. Tumingin ito sa labas ng coffee shop. Look at the garden. Nakaka-relax tingnan, di ba? Ang ganda ng waterfalls. Tapos, ipikit mo lang ang mga mata mo. Tapos isipin mo na nasa gitna ka ng kagubatan. Maya-maya lang, mare-relax ka na. Pumikit si Cyrus. Tinitigan ni Shanika ito. Yeah, it's relaxing. Maya-maya ay sabi niya. Ang inis niya sa press conference. Kanina ay pati na rin ang pangungulit ng kuya niya ay nawala. Kailangan lamang pala ni Shanikang pagmasdan si Cyrus para mabura ang galit at sama ng loob niya. Dumilat si Cyrus. Huling-huli siya nitong nakatitig dito. Hindi ka naman sumunod eh. Sabi ni Cyrus at ngumiti si Shanika. Huwag mo ako tingnan ng ganyan. Nahihiya ako eh. Natawa na lang siya. Sinong mag-aakala ang isang playboy na tulad ni Cyrus na sanay sa pang-aakit ng mga babae ay matutunaw sa isang tingin lamang niya. So that is your weakness, demigod. Hindi ka pala sanay na tinititigan. Ang kahinaan ko ay tingnan ng isang magandang babae, kagaya ng pagtingin mo sa akin. Hinawakan nito ang dibdib nito. Sa 30 taon ko rito sa mundo, ngayon lang ako kinabahan ng ganto. Tinatablan ka pala ng kaba? Naging seryoso ang mukha at ekspresyon nito. You are the only one who makes me nervous. Ganun? Sige, hindi na ako titingin sa'yo. Iniiwas ni Shanika ang kanyang mga mata. I did not say that. I did not like your eyes on me. Tumingin siya rito. Nakangiti ito. You're teasing me.
reklamo ni Shanika. Siguro, sa susunod, hindi na ako maiilang kapag tinitigan mo ako. So, kailan ang date natin? Natigilan si Shanika sa pagsubo ng blueberry cheesecake. Hindi pa ba dito? Date na to sa'yo? Sabi ni Cyrus. We're just having a coffee. This is not real date, Shanika. Ha? Akala ko kasi date na to eh. Hindi ba kaya pinuntahan mo ako kanina sa opisina eh dahil lalabas tayo para mag-date? If we will go out on a date, it won't be over a cup of coffee. I can do better than this, babe. Nakapagkita lang ako sa'yo para mayaya kitang mag-date. Are you free tomorrow night? Bukas? Sasagot na sana si Shanika ng oo. Pero naalala niyang may kailangan siyang puntahan na isang bar para sa investigative report ng kuya niya. I'm sorry, Cyrus. May nauna na kasi akong kompromiso bukas. Okay. How about the day after? I'm not sure. Maaari kasing may follow-up pa sa gagawin niya bukas. Ayaw mo lang yatang makipag-date sa akin eh. Tila nagtatampong sabi ni Cyrus. Umiling si Shanika. Importanteng trabaho ang pupuntahan ko. Saka, alam mo naman kung gaano ka-unpredictable ang trabaho ko. Kaya, hindi ako basta-basta makaka-oo sa'yo. It's okay. Hihintayin ko na lang kung kailan ka available. Paano kung ikaw naman ang hindi available? I will always be available for you, babe. Makikipag-date ka ba sa ibang babae habang hindi ba ako nakikipag-date sa'yo? Naitanong na ni Shanika iyon bago niya napigilan ang kanyang sarili. I'm sorry. I should have asked that question. Silly me. Ayaw nga pala ng mga ito na tinatanong ito tungkol sa ibang babae. Buti nga na itanong mo. Huwag ka mag-alala. Hindi ako lalabas kasama ang ibang babae. Hinalikan siya nito sa noo. Tatawagan kita bukas para i-check kung kailan ang date natin. I hope it is soon. Don't make me wait for long. Sana nga ay hindi ito magtagal. Kailangan na niyang tapusin ang investigative report ng kuya niya. Para hindi na siya kulitin ng kuya niya at para libre na rin siyang makipag-date kay Cyrus kahit araw-araw pa. Walang kangiti-ngiting pumasok sa Interpol si Cyrus, kung saan nagkakasiyahan na ang mga kaibigan niya sa paglalaro ng water volleyball. Look who's here! Sabi ni Dominic na siyang may hawak ng bola. Isang beses isang linggo ay nagsasama-sama silang magkakaibigan para maglaro ng kung anong sports na napili nila. Para sa gabing iyon ay nagtipon-tipon sila sa bahay ni George para isang malaking sports center kasi ang bahay nito. Pwede bang sumali? Tanong ni Cyrus. Come here, pare! Sabi ni George. Lumusong siya sa pool. I feel like hitting anything right now. Eksakto lang pala tayong anim. Sabi ni Leo. Lumusong din ito sa pool. Dito na ako sa team ni Tyron at Dominic. Kakampi naman niya sina George at Jackson. Oh, akala ko ba may hot day ka ngayon? Wika ni Tyron. It's not a hot date. We just had coffee. Napapangiti si Cyrus nang maalala niya ang pag-aakala ni Shanika na date na ang pag-inom nila ng kape. Siguro ay ganoong klase ng mga nakaka-date nito dati kaya inakala nitong date na ang simpleng pag-inom nila ng kape. She deserves something better than just a cup of coffee. Bakit mukhang nabasted ka nang dumating ka? Tanong ni George. To
tumanggi siyang lumabas with me on a real date. Bumuntong hininga siya. Ako na nga ang magsaserve. He tossed the ball on the air, then jumped and hit it. Pumunta iyon sa kabilang bahagi ng net. Busted ka nga kung ganun, pare. Sabi ni Jackson nang hindi tumingin sa kanya. Nakaabang ito sa pagbabalik ng bola sa gawin nila. Baka naman may boyfriend na siya. Sabi ni Leo. Wala siyang boyfriend. May importante siyang trabaho na hindi niya pwedeng iwan. Pinagpalit niya ako sa trabaho. Habang ang ibang babae ay nagkakandarapang iwan ang mga trabaho ng mga ito, makasama lamang siya. Si Shanika naman ay inuna ang trabaho nito kesa sa kanya. Mas importante ang trabaho ni Shanika kaysa sa personal na buhay nito. Tinapik siya ni George sa likod. Not good for man's ego, Kung ayaw niyo sa'yo, maghanap ka ng iba. Marami naman dyan. Sabi ni Dominic. Tumingin siya rito. You know the oath, man. A dangerous doesn't easily accept defeat. Unless it's real love you are against with. Trabaho ni Shanika ang kalaban ko at hindi real love. He spiked the ball and landed on the other side of the net. Hinabol iyon ni Dominic. Pero sumadsad ito sa tubig. Okay, I get your point. Sabi nito nang makatayo ito. Dude, warning lang. Hindi mo pwedeng paglaruan si Shanika. She's Estrada. Dalawang lalaki ang gigilit sa liig mo kapag nagkataon. And Shanika herself is formidable too. Sanay siya sa gera at gulo. She earns money by cheating death. Malay natin kung ano ang gagawin ng kanyang pamilya sa'yo. Hawak mo man din nila ang pinakamainfluensyang broadsheet sa Pilipinas. Mika ni Jackson. Ibig sabihin, parang sleeping dragon pala ang babaeng gusto mo. Ngiting-ngiting sabi ni Tyrone. Nag-serve siya at pinapunta iyon sa direksyon nito. Kung dragon si Shanika, tigre naman si Colin. Pasalamat ka at buhay ka pa rin hanggang ngayon. Saksi siya kung gaano katindi magalit si Colin, ang girlfriend dito. Kahit siya ay natatakot sa babaeng ito. She was like a hellcat when she ranted and raved. Nasaksihan niya kung paano sinapak at tinadyakan nito si Tyrone dahil sa galit. She might be a tiger, but she can also be as docile as kitten. Meow. Napuno ng tawa nila ang pool area. Don't be deceived by Shanika's look. Wika ni Leo. I thought she was fragile and innocent when I first saw her. Pero nang nalaman ko kung sino siya, nag-alala agad ako para sa'yo, Cyrus. Itinaas niya ang dalawang kamay. Okay, I must admit that I'm nervous around her. Nanginginig ang mga tuhod ko kapag kaharap ko siya. Pero hindi dahil natatakot ako na pilipitin niya ang leg ko. Basta ninenervyos lang ako. Damn. Pumalakpak ang ibang kaibigan niya. Samantalang ang iba ay pumito. It must be love, man. Tumatawang sabi ni Dominic. Nagkibit balikat si Cyrus. Hindi pa ni Cyrus alam kung in love na nga siya kay Shanika. Pero alam niyang maraming nagbago sa kanya. Kung iba siguro ang tumangging makipag-date sa kanya ay hahanap na lamang siya ng ibang babae. But he only wanted to date Shanika. And his body's reaction to her was insane. Yes, he was attracted to her. But it was more than physical attraction.
He wanted to take her in his arms and cuddle her. Kung pwede nga lang, naitali na niya ito sa kanyang baywang para hindi ito mawala sa tabi niya, ay ginawa na niya. If it was not love, then it must be something close to it. You still have a problem. Hindi pa rin siya pumapayag makapag-date sa'yo? Paalala ni George. Ipagpaalam mo kaya sa papa niya at kuya niya. Says siya ni Leo. Baka sakaling matulungan ka nila. Il mio Dio. Bulalas ni Jackson. Iyan ang wag na wag mong gagawin. Lalo mong hindi malalapitan si Shanika. Hindi maganda ang reputasyon ng barkada natin sa kuya niya. Baka bigyan nila ng gwardiya si Shanika para hindi mo malapitan. They might think you will spoil her. Anong balak mo ngayon, pare? Tanong ni George. Ano pa nga ba? Eh di alisin ang sagabal sa mga plano ko. Wala siya ngayon? Hindi makapaniwalang sabi ni Shanika habang kausap ang bartender sa Romantic Love, ang pinaghihinala ang pugad ng drug retail business ni Enzo Cashier. Sa malas ay wala roon ang lead na hinahanap niya. Oo, off ni Pamela ngayon. Marami pa namang naghahanap sa kanya. Sabi ng bartender habang nagsasali ng tequila sa isang baso. Anong kailangan mo sa kanya? Baka matulungan kita. Hindi bali na lang, babalik na lang ako. Inubos niya ang martini niya. Pagkatapos ay bumaba siya sa bar stool. Iginala ni Shanika ang kanyang mga mata sa paligid habang naglalakad siya patungo sa exit door. Punong-puno ng mga tao ang club. Maharot ang music na pinapatugtog ng DJ. Malilikot ang mga ilaw. She blended in with a crown because she was wearing a white long-sleeve ruffled wrap, black leather skirt, and knee-high boots. Kinapala ni Shanika ng konti ang makeup na ini-apply niya sa kanyang mukha. Masasakal talaga kita, kuya. Pagbubuling ko kayo ng magaling mong informer. Puro na lamang palpak ang mga impormasyon mo. Papupuntahin mo ko rito. Off pala niya. Nangihinayang si Shanika dahil mas magiging masaya siya kung nakipag-date siya kay Cyrus. Malamang na hindi na ulit makikipag-date iyon sa kanya. Baka iniisip pa nitong nagpapakipot siya. Wala pa naman sa bokabularyo niya ang magpakipot. 25 years old na siya. Hindi niya dapat palampasin ang mga tsansa niya. She missed it anyway. Miss, let's dance? Nakataas ang isang kilay na tinignan ni Shanika ang lalaking humarang sa daraanan niya. Nakataas ang buhok nito na parang mohong. Humihit-hit ito ng sigarilyo at may piercing sa kilay at ilong. Sa tansya niya ay nasa early 20s pa lamang ito o baka mas bata pa. Amoy alak ito. Sorry, ayoko makapagsayo. Sagot ni Shanika. Mainit na ang kanyang ulo kaya hindi na ito dapat dagdagan pa niyon. Ang gusto lamang niya ay makaalis sa maingay at magulong lugar na yon. Lalagpasan sana ni Shanika ito, pero may humarang na isa pang lalaki sa daraanan niya. Semi-kalbo ang gupit nito at may piercings ito sa ilong at mga labi. Sa akin ka nalang makapagsayo, miss. Sabi nito. Umindak-indak ito sa harap niya. Di hamak na mas magaling akong sumayaw kaysa sa kanya at bibigyan pa kita nito. Mula sa bulsa ng pantalon nito ay naglabas ito ng isang pakete. Sa tulong ng kaunting liwanag ay nakilala niya ang mga tableta na luma na pakete.
Hindi si Shanika maaaring magkamali. Ecstasy iyon. Saan mo nakuha yan? Tanong ni Shanika. In-house. Ito. Buong pagmamalaki sagot nito. Ibig sabihin, ay doon mismo nito nabili at kumpirmado na. May dealer nga ng droga sa lugar na iyon. Pero natabi ko lang to. Wala kang mabibili nito ngayon. Kanino mo nabili yan? Makipagsayo ko muna sa akin at sasabihin ko sa'yo. Sabi nito, ito na ang pagkakataon niyang makumpirma kung si Pamela nga ang dealer sa club na iyon. Makikipagsayaw na sana si Shanika rito, pero may kamay na dumantay sa kanyang balikat. Hindi siya makikipagsayaw sa'yo. Nilingon ni Shanika ang may-ari ng tinig na iyon at gayon din ang kamay na dumantay sa kanyang balikat. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang ito'y si Cyrus. Anong ginagawa nito roon? Wala sa itsura nito na mahilig itong magtungo sa ganoong klase ng lugar kahit pa na naka-casual t-shirt at jeans ito. Anong sabi mo? Tanong ng lalaking kausap niya bago dumating si Cyrus. Inakbayan siya ni Cyrus. Ang sabi ko, layuan mo ang girlfriend ko kung hindi ay magsisisi ka. May halong pagbabanta ang tinig nito. Parang asong bahag ang buntot na dali-daling umamo ang mukha ng lalaki. Mas matangkad at mas malaki ang katawan ni Cyrus kesa rito. Habang ito naman ay may kapayatan. Baka isang pitik lamang dito ni Cyrus ay tumalsik na ito. Pinagsalikop nito ang mga kamay at yumuko. Pasensya na, bossing. Hindi ko alam na may boyfriend na pala si Miss. Iba na lang ang isasayaw ko. Saka ito nagkukumahog na bumalik sa mga kagrupo nito. Tigagal na sinundan niya ng tingin ang lalaki. Hinapit si Shanika ni Cyrus sa baywang. Let's get out of here. Sabi nito sa galit na boses. Sandali lang, hindi pa ako pwedeng umalis. Makakakuha na sana siya ng dagdag na lead na kukumpirma kung sino ang tunay na dealer sa club, pero napurunada iyon dahil sa pagdating nito. Hinawakan siya ni Cyrus sa braso. I said, let's go. Hinila siya ni Cyrus palabas ng club. Hindi ni Shanika magawang magprotesta dahil ayaw niyong makakuha sila ng atensyon. What the hell do you think you're doing? Tanong ni Shanika rito nang makarating sila sa parking lot ng club kung saan nakaparada ang kotse nito. I'm trying to save you from trouble. Sagot ni Cyrus. Ipinagbukas ni Cyrus ng pinto ito. Get inside. Humalikip-kip si Shanika. Ayoko. If you think you can go back inside the club and ask for trouble, you can think again. It will just hurl you back here. Kaya sumakay ka na para maiuwi na kita. Malamang kiniginaw ka na rin sa suot mo. Baka magkapulmonya ka pa. Sabi ni Cyrus at nakakunot ang noong pinagmasdan ang suot niya. Great! Sabi ni Shanika. Tila bigla siyang nagkaroon ng ama na magsasermon sa kanya sa katauhan nito. Ikaw na lang ang umuwi. Just leave me alone, okay? Sumakay ka na at habang nagbabiyahe tayo, mag-usap tayo. Sabi nitong hindi pinansin ang pagtataboy niya rito. Napilitan si Shanika na sundin ito. His blue-gray eyes were almost black because of controlled rage. Sa hindi malamang dahilan, ay ayaw ni Shanika na magalit ito sa kanya. Sa
kabila na yun ay hindi niya maiwasang mainis dito. Anong ginagawa mo rito? Nakahalukip-kip na tanong ni Shanika nung paandarin nito ang kotse palayo. Nagpa-party ka rin ba o sinundan mo ako? Ikaw ang dapat kong tanungin. Anong ginagawa mo ron? It's a dangerous place. Nakita mo ba kung anong mga tao ang nando doon? Alam ko kung anong klaseng tao sila, but I can't take care of myself. Tumigas ang anyo nito. Ito bang trabahong sinasabi mo? Oo, dapat sana'y nakakuha na ako ng imbitensya na kailangan ko. Pero nakialam ka, sinira mo ang trabaho ko kaya hindi agad siya matatapos. At dahil hindi agad siya matatapos, malamang ay matatagalan pa bago ako pwedeng makapag-date sa'yo. O malamang hindi na tayo mag-date. Wika ni Shanika sa labis na iritasyon dito. Tumingin ito sa kanya. Mabuti na lamang at nakapula ang traffic light. Kung hindi ay baka nabangga na sila. Ibig sabihin, babalik ka pa rin sa lugar na yun kahit delikado? Sabi ni Cyrus na malumanay ang tinig. Tumangwa sa Shanika. Special assignment ito ni Papa sa akin. Siya mismo ang nag-request na gawin ko to, and I have to do it. Hindi ko hahayaan na bumalik ka pa dun. Bumalik ang katigasan sa boses ni Cyrus. Cyrus, hindi mo ko girlfriend, so stop acting as if I am. Iniwas nito ang mga mata nito sa kanya. You are right. You are not my girlfriend. Ano nga naman ang karapatan ko na pakialaman ka? Nag-guilty si Shanika nang hindi na ito nagsalita pa. Kinagat niya ang ibabang labi niya. Hindi niya dapat sinabi iyon. I'm sorry. Bakit ka nagsasorry? Totoo naman ang sinabi mo. Galit ka ba? Tanong ni Shanika at tinitigan ito. Umasim ang mukha ni Cyrus. Huwag mo akong titigan kung ayaw mong mabangga tayo. Yumuko siya. I'm sorry. Stop saying sorry, okay? Hindi ako galit sa'yo. Nag-aalala lang ako. Hindi ko alam na bawal palang mag-alala sa'yo. Aaminin ko, sinundan kita. Gusto ko lang malaman kung saan ka pupunta. Nagulat na lang ako nang pumunta ka sa club na yon. Nang makita kita na pinipilit magsayaw ng dalawang lalaki, hindi ko na napigilan ang sarili ko. All I could think of was pull you out of that place. Nasapo niya ang kanyang noo. Pakiramdam ni Shanika, pinipilipit ang kanyang puso. Kanina lamang ay nahiling niyang sana ay magkasama sila. Matutuwa sana siya dahil kasama niya ito kung hindi lamang nito pinakialaman ang kanyang trabaho. Hindi lang ako sanay sa ganito. Sanay akong naiintindihan ako ng pamilya ko at ng mga kaibigan ko kaya hindi nila pinapakialaman ang diskarte ko. Hindi ako nakikialam, Shanika. Nag-aalala lamang ako sa'yo. Huminga siya ng malalim. Just the same, Cyrus. Nasira pa rin ang trabaho ko. Hindi mo naman kailangan mag-alala sa akin. I'm trained to do this job. I'm a professional and I know what I'm doing. Natahimik sila sa buong biyahe. Thank you for taking me home. Sabi ni Shanika sa malumanay ng tinig nang itigil ni Cyrus ang kotse nito sa harap ng gusali kung saan naroon ang kanyang kondo. Pinigilan siya ni Cyrus nang akmang lalabas na siya ng kotse. Look, I'm sorry about ruining your work tonight. Nag-alala lang talaga ako ng sobra. Ayokong pahirapan ka. Hindi mo ako mapipigilan na gawin ang trabaho ko. This is my world, Cyrus. I thrive on danger to live. If you can't appreciate me, you are free to date other women.
Good night. Pagkasabi niyon ay bumaba na si Shanika ng kotse. Tanga-tanga ko talaga. Bakit ko sinabi na pwede siyang makipag-date sa ibang babae? Nakapangalumbabang sabi ni Shanika habang nakatitig sa kanyang laptop. Ilang araw na si Shanikang naghihintay ng tawag mula kay Cyrus. Kasalanan niya kung bakit hindi na siya tinatawagan nito. Siya mismo ang nagtaboy rito. Ang masama pa, walang nakuhang bagong impormasyon ang kuya niya tungkol kay Pamela. Nasayang lamang ang pagpapagod niya. Idagdag pang nawala sa kanya si Cyrus. Bumuntong hininga siya at saka yumukyok sa lamesa. Gwapo na, naging bato pa. Dapat talaga hindi ko siya inaway. Shanika, naipadala mo na ba ang file sa base? Tanong ng ninong June niya nang pumasok ito sa silid. Oh, bakit ka na kayo-kayok dyan? I'm bored. Wala bang alien ang mag-i-invade sa Earth para may ma-i-cover ako? Nasaan yung lalaking dumalaw sa'yo last week at nagbigay sa'yo ng bulaklak? Mayaman at gwapo raw yun. Wahing tayo kung siya, diba? Wala na siya ninong. Bakit mo siya pinakawalan? Wala lang. Wala talaga ako swerte sa love life. Wala na ang lalaking nag-aalala sa kanya. Nag-aalala sa kalagayan niya. Maybe he was dating another girl now. Iyong hindi nito kailangan alalahanin ng kalagayan. Bakit nga naman ito magtitiis sa kanya? Tumunog ang kanyang cellphone. Numero lamang ang nakarehistro sa display screen. Naisip ni Shanika, baka isa sa mga kasamahan niya sa media ang nagpalit ng number. Napakunot na siya nang mabasa niya ang text message. Fire at Sogo Hotel. Mabilis na tumayo si Shanika at dinampot ang kanyang camera. At humangos-hangos na lumabas ng silid. Nagulat pa ang kanyang ama. Oh, ano nangyari? May sunog daw sa Sogo Hotel. Isang 5-star hotel ang Sogo. Malaking balita kung totoo ngang may sunog doon. Kanino mo nakuha ang impormasyon? Tanong nito. May nag-text nang sa akin, Ninong. Maghintay ka. Kukumpirmahin ko muna kung totoo iyan o hindi. Tawagan niyo na lang ako, Ninong. Paalis na ako. Mabuti na lamang at malapit lang ang Sogo Hotel sa opisina nila. 15 minuto lamang ang biniyahin niya. Pumasok siya sa lobby at tumuli sa reception. Miss member ako ng press. Ipinakita niya rito ang ID niya. Nakareceive ako ng report na there's a fire in your hotel. Just a moment, ma'am. Nakangiting sabi nito. Napakunot na siya sa reaction nito. Baka itinago lamang ng management ng hotel mula sa press na may ganoong pangyayaring sunog. Iginala ni Shanika ang kanyang paningin sa paligid. Wala siyang nakitang fire truck sa labas. Wala rin nagpapanik na guest. Parang normal lang ang operation ng hotel. Kung may sunog, dapat ay nagpapanik ang lahat. O baka naman, under control na ang sunog dahil minor lang. Good afternoon, ma'am. I'm Ryan from Media Relations Department. Pakilala ng lalaki na lumapit sa kanya. Shanika Estrada from International Press Photo. I would like to inquire regarding the alleged fire on Sogo. I would like to confirm it. Sumunod kayo sa akin, ma'am. Kakausapin daw kayo ng head ng Media Relations Office. Sumunod siya rito. Tumunog ang kanyang cellphone.
ang kanyang ama ang tumatawag. Sinagot niya iyon. Shanika, bumalik ka na rito sa opisina. Wala naman daw sunog. Ipinagtanong ko sa mga contacts natin. Wala rin sino mang taga-media ang nakakaalam tungkol sa pangyayari. I even asked the management of Sogo. They denied it. Paano nga wala? Heto nga at kasama ko ang isa sa mga media relations department nila. Baka exclusive natin yun, sayang naman. Okay. Inform me right away if the news is worth writing about. Baka mamaya ay sunog lamang sa kusina ay yun na masyadong pinalaki. Sayang ang oras natin. Yes, Nino. Pumasok na po kayo, ma'am. Sabi ni Ryan. Thank you. Nagulat siya nang makita niya si Cyrus. Tumalikod agad siya. Mali yata ako nung napasok kong kwarto. No. You are in the right place, Shanika. Kung ganun, ikaw siguro ang naliligaw. Hindi naman ikaw ang head ng media relations department, di ba? Nagpunta ka rito dahil sa suspected fire accident. Masyadong maingat ang mga staff ng hotel para magkaroon ng sunog. Iron make sure of that. She remembered that one of his friends was the owner of the hotel. I get it. Hindi totoo ang balita. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Ako nagpadala ng text message tungkol sa sunog. Naningkit ang kanyang mga mata. Is this some kind of joke? Hindi nakakatawa. Pero sige, pagtawanan mo ako. She faked. Pero mas gusto ni Shanikang umiyak dahil sa labis na inis. Ilang araw na ngang na-torture ang kanyang puso dahil rito, pagkatapos ay iyon pa ang gagawin nito sa kanya. Siguro nga ay may kasalanan siya dahil ungrateful siya sa tulong na ibinigay nito sa kanya noon sa romance club. Nagsisisi na si Shanika. Hindi na niya ito kailangang ipahiya. Tumunog ang kanyang cellphone. Ang kanyang ama ang tumawag. Sinagot ni Shanika iyon. Ninong, walang sunog. It's a hoax. Sabi agad niya rito. Ilang minuto pang nakausap niya ang kanyang ama-amahan bago nito tinapos ang tawag. Pagkatapos niyon ay hinarap niya ulit si Cyrus. You had your laugh. I hope you are happy now. Good riddance, Mr. Anger. Tumalikod na siya. Pinigilan siya ni Cyrus sa braso bago siya makalabas ng silid. Shanika, wait. Hindi kita pinapunta rito para pahigain. Yun lang kasi ang paraan para magkita tayo. What for? To torment me? No. I want to give you this. May inabot itong brown envelope sa kanya. Mariyan lahat ng gusto mong malaman tungkol sa drug cartel ni Enzo Cashier. Anong alam mo tungkol kay Enzo Cashier? Siya ang target ng investigative report niya ng kapatid mo, diba? Kompletong impormasyon dyan from the supplier abroad, his network, and distributors, his supermarket, and even his protectors from government. Pinaksa ni Shanika ang envelope at binasa ang mga laman yun. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa niya ang laman yun. She was sure that the information was authentic. Mas solid ang mga ebidensyang nakuha ni Cyrus. They were enough to prosecute Enzo or even put him in jail. Bakit mo ito binibigay sa akin? Ninong siya ng kaibigan mo na si Jackson. Jackson even helped me out with that one. Para sa kanya, mas importante ang masasagip niyong buhay ng report na yan. Ninong nga niya si Enzo pero hindi sila malapit sa isa't isa. It's okay as long as na walang makakaalam na tumulong siya sa investigasyon. Thanks. I will tell my dad to give you some credit. After all, ikaw ang nagbigay lahat ng impormasyon. I'll ask them to send you a check. And
I'm sorry about being crushed to you last night. Inaway niya ito, pero tinulungan pa rin siya ni Cyrus. Tuloy ay nahihiya siya rito. I don't need money, Shanika. At tulad ni Jackson, ayoko rin may makaalam na tumulong ako sa paggawa ng report na yan. Then why did you do it? Dahil ayoko nang ma-involve ka pa sa ganong klaseng lugar. Ayoko nang bumalik ka sa lugar na yun. She was touched. Ito pa lamang ang lalaking nagpakahirap para protektahan siya. Hindi ako papayag na walang kapalit ang tulong mo. All I want is a date with you. Nanlaki ang mga mata ni Shanika sa sinabi ni Cyrus. Ano? Ang gusto mo lang makipag-date sa akin? Seryoso ka ba? Dead serious. Sagot ni Cyrus. Bakit nagpakayarap ka pa para lamang makipag-date sa akin? Hindi pa rin siya naniniwala na iyon lamang ang dahilan nito. Pwede ka namang makipag-date sa ibang babae nang hindi nahihirapan. Hindi sila ang gusto kong i-date. Ikaw. Pinisil ni Cyrus ang tungki ng kanyang ilong. Hindi ka makikipag-date hangga't hindi mo natatapos ang investigative report mo. Hindi ko na mahihintay pa iyon kaya ako na ang gumawa ng paraan para matapos na. Napailing siya. Hindi lamang nito pinatunayan sa kanya na makapangyarihang tao ito. Mukhang gagawin din ito ang lahat para ma-impress ang babae. Even if he himself was already impressive. I can't believe it. Sigurado ka na date lang ang hihingin mo sa akin? Yup, just a date. Sagot ni Cyrus. And after that, it's up to you if you still want to keep dating me. O hanggang mag-decide ka na humanap ng ibang ma-date kapag na-realize mo na hindi talaga tayo magkakasundo, right? Umiling ito. I don't think I will get tired of you. Siguro titigilan lamang kita kung sasabihin mong ayaw mo sa akin. Don't you like Shanika? Napalinok siya. He asked her that question with his face just a few inches from her. As if anytime, he would kiss her. I think I like you. You can be pushy sometimes, but I like you. Wika ni Shanika. But just one question, Cyrus. Why did you go through such length just to have a date with me? You risked your life to help me out. I don't think it's worth the effort. Babe, it's worth it. Concern mo pa lang. It is? Sa tingin kasi ni Shanika, ay hindi siya ang tipo ng babae na pag-aaksayahan ng panahon at pagod ng isang lalaki. Other guys didn't waste their time pleasing her. Ang akala nga ni Shanika, nang tarayan niya si Cyrus ay titigil na ito. But he didn't. Sa halip ay gumawa pa ito ng paraan para kunin lalo ang atensyon niya. Iba ka, Shanika. You're an extraordinary girl. And it would take extra effort to make you notice and appreciate me. I just hope you finally did. You and your effort are well appreciated. Ikaw lang kasi ang lalaking nakilala ko na gagawa ng ganito para sa isang babae. That makes me extraordinary like you. She laughed a little. Ginawa mo ba ito sa mga babae nakikilala mo? She could not mistake the passion in his eyes. And she knew it was for her. Ganoon din kaya ito sa ibang babae? Hindi. Sa'yo ko lang ginawa to. Because I really like you. My friend and I believe that we have to do everything no matter how absurd just to get what we want. So, will you go out with me? Yes. Pinanggigilan ni Shanika ang busina. Matagal na kasi siyang na-stuck sa traffic.
Maraming bahagi ng Metro Manila ang baha. Ano ba namang bagyo? Alas 6 na. Alas 7 ang date namin ni Cyrus pero nandito ako sa kalsada. Kung bakit kasi sumabay-sabay pa sa date ko. Naiinis na sinuklay ni Shanika ang basang buhok. She covered the extensive damage of the typhoon. Kaya naman basang-basa siya. Kailangan pa niyang umuwi sa bahay nila para mag-shower at magpalit ng damit. Hindi siya pwedeng makipagkita kay Cyrus na mukhang basang sisio. Lalo na't isang eleganteng restaurant sila mag-date. Wala nang sagabal sa pakikipag-date niya rito. She was able to keep her father and brother off her back. Sa sobrang tuwa ng mga ito sa mga impormasyong nakuha niya, na exclusive na publish sa dyaryo nila, ay nangako ang kanyang papa na hindi na siya kukulitin ito sa mga susunod na assignment. Pero iba naman ang sagabal. Ang kalikasan na ang nagpoprotesta sa balak niyang pakikipag-date kay Cyrus. Pwede bang bukas na lang kayo bumagyo? Pagbigyan mo naman ako. She let out an exasperated breath when the traffic went on. She picked up her cell phone and called up Cyrus. Hello? Babe, nasan ka? Tapos na ako mag-shower, magbibis na lang ako. Nagsisinungaling niya. It's okay, take your time. Maaga pa naman. Mamaya pa nga ako aalis ng bahay para pumunta sa restaurant. Cyrus, baka malita ko ng konti. Okay lang ba sa'yo? Sure, as long as you won't cancel our date. I won't miss of the world. See you later. Nakahinga si Shanika nang makalagpas siya sa mga kalsadang may baha. Pumilis na kasi ang daloy ng trapiko. Pero malapit nang mag-alas 7, nang maiparada niya ang kanyang kotse sa parking lot ng condominium building na tinitirahan niya. Dalangin na lamang ni Shanika sana ay maghintay si Cyrus sa tagpuan nila. Pagbukas ng elevator ay nagulat siya nang makitang nakasandal si Cyrus sa pinto ng condo niya. What are you doing here? Ang sabi mo, papunta ka na sa restaurant. This is not the restaurant. He smiled smugly. And you told me you just finished taking shower. Hindi ko alam na sa labas ka pala ng shower ng room mo. Sa ulanan pa. She rolled her eyes. Okay, na-stranded ako dahil sa traffic at baha. Get inside, babe. You're soaking wet. Mukhang nakipaglaban ka sa bagyo. Oh, I did that literally. Sumuong ako sa baha at bagyo. Binuksan niya ang pinto. I'm sorry, mukhang matatagalan pa ako. Paano reservation na dun sa restaurant? It's okay. I canceled it. Umikot siya para humarap dito. Oh, what? Hindi natuloy ang date natin? Sa huli sandali ay nagbago ang isip ni Cyrus na makipag-date sa kanya. Sumantalang, excited na excited siyang makipag-date dito. Dito na lang tayo mag-date sa condo mo. Ayoko kasing bigyan na ako ng excuse para hindi matuloy ang date natin. Kaya tumuli na ako rito. Ano naman ang kakainin natin? Puro instant at dilata ang mga pagkain niya. Dahil tamad siyang magluto. Kung hindi siya kumakain sa labas, ay nagpapadeliver siya. Itinaas ni Cyrus ang plastic bag na nasa paanan nito. Noon lamang ni Shanika napansin iyon. Namili na ako ng mga gagamitin sa pagluto. Cyrus, hindi ako marunong magluto. Ang alam ko lang ay kumain. Sorry ha. Sinong may sabi magluluto ka? I will do the cooking. Napanganga siya. Marunong ka magluto? Masarap ka bang magluto? He smiled arrogantly. Bakit hindi mo nalang tikman mamaya? Inalapag nito ang grocery bag sa mesa. I can handle this, babe. Mag-shower ka na at ako nang bahala sa lahat. Satisfied na pinagmasdan ni Shanika ang kanyang sarili sa salamin. Her hair was a French twist
and she was dressed in Black's jumpsuit. Suot din ni Shanika ang diamond necklace at earrings na pamana ng kanyang namayapang ina. Carefully applied ang makeup niya. Nagpaturo pa siya sa Tita Jelly niya kung paano mag-apply ng makeup. Kahit sa condo lamang niya ang date nila. Dapat ay parang exclusive restaurant pa rin sila kakain. Espesyal kasi para sa kanya ang gabing iyon. Paglabas niya ay nakahanda na ang mesa. Inabutan siya ni Cyrus ng isang kopita ng red wine. "For you," she said with a smile. Inabutan siya nito ng pink na rosas. "My beautiful rose befits a rare beauty like you. Well, you look handsome yourself tonight." Hindi ni Shanika inalis ang tingin dito habang sinisim ang red wine. "This wine is great. Is this from your winery?" "Yes. I think perfecto sa dinner natin ngayong gabi." Namangha siya nang makita niya ang nakahain pagkain sa mesa. "Wow! Ikaw nagluto ng lahat na to?" Tumango ito at inisa-isa ang pagkain. "Chicken with basil, pesto with seafood sauce, and tarty othon with basil." Bagay lamang ang wine sa niluto nito. "I'm impressed. I have a handsome French guy with me, French wine, and French cuisine. Kulang na lang ay Eiffel Tower para maramdaman kong nasa France ako." He let out a masculine laugh. Isa-isang tinikman ni Shanika ang mga pagkain. She could not help but moan every time she put something in her mouth. "This tastes great, Cyrus. Pwede ka nang mag-asawa." Biro ni Shanika. Tuloy ay nadagdagan ang paghanga niya rito. "I'm taking my time," sagot nito at naghati ng chicken. "Who taught you how to cook?" "My dad is a chef. May restaurant kami sa Bordeaux. So mismo ang namamahala roon habang hinahandle ang winery. When I was old enough to handle the winery myself, he became a full-time chef in the restaurant." "So who cooks better, you or your father?" "Of course he does, but I'm more handsome," he answered with laugh. "Alam mo bang ikaw palang ang lalaking nagluto para sa akin? Si Papa o kahit si Kuya ay hindi ako maipagluto. Magaling magluto si Mama pero maaga kasi siyang namatay kaya hindi niya naipasang skills niya sa akin." Sa halip ay nahilig siya sa trabaho ng kanyang papa kesa sa gawaing bahay. "Believe it or not, ikaw pa lamang ang babaeng ipinagluto ko." "So paano mo ini-empress ang mga babae mo? With diamonds, trip around the world, with a promise of owning your white vast winery? I bet they are just owned by your glamorous world." "You are right," he answered playfully. "But of course, there's my gorgeous face and body. Saka marami pa akong talent na hindi basta-basta ma-share." Tumaas ang isang kilay niya. "At least, na-share mo sa akin ang pagluluto mo." "You should eat more. You are so skinny." Inilapit ni Cyrus ang plato ng pisto with shrimp. "Mabuti at hindi ka tinangay ng bagyo kanina. Mukha lang akong payat pero malakas ako. Alaga ako sa exercise, no? Kailangan yun sa trabaho ko eh. Dapat marunong akong bumalya o kaya sumingit para makakuha ng magandang pictures. Dapat ay matatag din ako sa puyatan at sa gutom. Alam ko rin dapat kung paano ipagtanggol ang sarili ko. Kaya kapag may bumasta sa'yo, sabihin mo lang sa akin ipagtatanggol kita." Kumalakak si Cyrus. "That's original. Keep it up and I will keep you. Requirement ko kasi yun sa babaeng pakakasalan ko. She should be able to keep women at bay." Nadismaya si Shanika. "Ilaw ang gagawin mo sa akin? Taga-protekta mo sa mga babaeng nababaliw sa'yo?" "No.
I'll also take care of you and protect you. Titiyakin ko na hindi ka magugutom, nakakain ka sa oras, and I can make you happy. Itinirik ni Shanika ang mga mata. Ah, I'm suspicious with the lost one, ha? Huh? Anong klaseng kiligayan ang ibibigay nito sa kanya? It's something that could make your blood rush. I already had adrenaline rush. I love the scent of danger. Iyon din ang pakiramdam ni Papa nung foreign correspondent pa siya. Kailangan lamang niyang i-give up ang kanyang trabaho para sa amin ni Kuya. Iyon din ang naranasan ko. Parang hindi na nga ako takot mamatay. And I simply got hooked. May lungkot sa mukha nito. You're missing a lot, Shanika. Katulad ng boyfriend? I don't think so. Hindi naman boyfriend na kailangan ko kundi love. At kapag na-inlove ako, sa palagay ko ay wala rin akong mamimiss out. Kaysa naman magka-boyfriend nga ako pero hindi naman ako mahal. That's what I would call wasting time. Well, how about you? Just like you. Dapat inlove ang isang tao kapag pumapasok siya sa isang relasyon. Ilang beses ka nang na-inlove? Tanong ni Shanika. Hindi pa ako na-inlove. How about those women? Wala ka bang nararamdaman na special para sa kahit sa isa sa kanila? I don't want to sound conceited, but they usually want to be photographed with me for a few days of fame so they can have a legal claim to brag that and I have to interlude with them. At kung may magsasabi man na mahal nila ako, sinasaba lang nila yon kapag may makukuha sila sa akin. At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.